Magandang araw ulit, grade 7. So, nandito na tayo ngayon para sa ika-apat na linggo ng ating module para sa third quarter. So, itong unang bahagi ng ika-apat na linggo para sa quarter na ito. So, ang pamagat ng ating fourth week module ay Digmaan sa Timog at Kanlurang Asya. So, ano nga ba ang mga kasanayang pampagkatuto? Natatalakay ang karanasan at implikasyon ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Ano-ano ang layunin ng ating aralin ngayon? Sa pagkatapos ng aralin, inaasahang malinang ang mga sumusunod na kaalaman. Una, nasusuri ang epekto ng mga digmaang pandaigdig sa pag-angat ng mga ng malawakang kilusang nasyonalista. Ikalawa, napahalagahan ang bahaging ginampanan ng mga digmaan sa pagtatamo ng kalayaan ng mga bansang napasailalim sa mga kolonyalista. So bago natin ipagpatuloy ang ating bagong aralin ngayon, magkaroon muna tayo ng balik-aral o balikan muna natin ang nakaraang tinalakay natin last week. So ano bang gagawin para sa balikan natin? Panuto, punan ang nawawalang titik upang mabuo ang tamang kasagutan. Isulat ang sagot sa mga patlang sa inyong sagutang papel. So meron ditong isang mga salita na kung saan may mga nawawalang letra sa bawat salita. Alamin ninyo o buuin ninyo ang mga sumusunod na salita. Okay, so para sa unang katanungan. Katagang tumutukoy sa isang doktrina o kilisang pampolitika na pinanghahawakan na may karapatan ang isang bansa. So, nas. Ang simula ng salita ay nas. Ano yung sagot dyan? Number 2. Naging inspirasyon siya ng bansang India kaya natamo nila ang kanilang kalayaan. Letter G. Yung matandang lalaki na nagsabuhay ng mapayapang paraan ng pakikipaglaban sa India. Okay, para sa ikatlong bahagi naman, ikatlong tanong, tawag sa pagpapatiwakal ng mga biyudang babae at pagsama sa libing ng namatay na asawa sa bansang India. So, su. Ano ang dalawang letrang nawawala para mabuo ang salitang ito? Naman tayo para sa unawain natin. Okay, basahin at unawain mong mabuti ang sumusunod na seleksyon o CP sa ibaba tungkol sa mga digmaang naganap sa Timog at Kanlurang Asya. So, alin at basahin natin. Ang pagsiklab ng una at ikalawang digmaang pandaigdig, ang higit na nagpaudyok sa mga Asyano na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ito rin ang nagtulak sa mga Asyano upang higit na ipaglaban ang minimithi para sa kani-kanilang bansa sa pangunguna ng kanilang leader nationalista. So meron dalawang digmaang naganap sa daigdig. So tinawag itong una at ikalawang digmaang pandaigdig. So ito ay naganap sa magkaibang panahon. Okay? Noong Agosto 1914 ay naganap ang unang digmaang pandaigdig dahil sa pag-aalyansa o pagkakampihan at pag-uunahan sa mga teritoryo ng bansang Europa para maisakatuparan ang kanilang mga interes. So, 1914, nagsimula yung First World War o unang digmaang pandaigdig. At ayon dito sa CP na ating nabasa, dahil ito sa pag-aalyansa o pagkakampi-kampi at pag-uunahan ng mga bansa sa Europa sa mga teritoryo ng bansa sa Asya. Okay, at sa ibang bahagi pa ng mundo. Nagkaroon ng dalawang pwersa, ang Central at Allied Powers. So, nahati yung mundo sa dalawang pwersa, yung Central at Allied Powers. Ang Central Powers ay binubuo ng Austria-Hungary at ang Allied Powers naman ay mga bansang France, England at Russia.
Ang isa pang pangyayari ng pasiklab ng digmaan ay ang pagkamatay ni Archduke Francis Ferdinand ng Austria na binaril ng isang Serbian. So meron akong video na ginawa rito, grade 7 sa ating YouTube channel tungkol sa unang digmaang pandaigdig. Pwede rin ninyong panoorin yung kung gusto ninyo. So balikan natin itong module according dito. Nagkampi-kampi yung mga malalakas na mga bansa sa mundo, at yung dalawang magkalabang partido, yung Central at yung Allied Powers. Yung Central ang nagkampihan ay yung Austria-Hungary, at yung Allied naman ay yung France, England at yung Russia. Okay? Ang Europa ang sentro ng digmaan, ngunit naka-apekto ito sa Asia kasi halos lahat ng mga bansa dito na sumali sa Central at Allied Powers ay nasa Europa. Karamihan. Tulad ng India, ang nasyonalismo at pangkalayaang kilusan ay nagkaisa at tumulong sa panig ng alay. Okay? So bakit ba na napasali sa digmaan ng Central at Allied Powers ang mga bansa sa Asia? Kasi nung mga panahon na yon, grade 7, ang mga bansang Asyano noon ay kasalukuyang sakop sila ng mga bansa na kabilang o nakisali sa awayan sa pagitan ng Central at Allied Powers. Okay, kagaya nitong India, sabi nga rito, sumaris yung India kumampi sa Allied. Para matulungan ang kanilang panig, nagpadala sila ng mga sundalong Indian sa labanan sa ilalim ng opisyal na Ingles. Kasi England nga eh, Ingles. Ang nanakop sa kanila ng panahon na yon ay mga Ingles o taga-England. Pansamantalang sinantabi nilang hindi pagkakasundo dahil kapwa nila hinangad na mabigyan ng karapatang mamahala sa kani-kanilang sariling bansa. Si Gandhi ang nanguna sa kilusan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan ayon sa satyagraha o non-violence. Okay, bagamat merong hindi pagkakaintindihan ng mga Ingles at ang mga Indian, pansamantala nilang isinantabi yun para sa iisang layunin. Yun yung magkaroon ng kalayaan at matapos ang digmaan. So ang bansang Iran ay walang pinapanigan sa mga bansang Russia at Great Britain. Ang kaguluhan ay nagdulot ng pagkagutom ng mga mamamayan, malawakang pagkasira ng mga pamayanan, ari-arian, pagkamatay ng maraming mamamayang Iranian na nagdulot ng malaking pinsala sa bansa. Dahil dito, ang kawalan ng pagkilos ng pamahalaan ay nagbigay hudyat sa pag-aalsa o kilos protesta ng mamamayan na humingi ng kalayaan para sa kanilang bansa. So yung bansang Iran, walang pinanigan, pero dahil sa pagsasawalang tabi ng mga Iranian sa pangyayari, no, pinahinayaan sila nitong mga bansang ito, naging daan yun para sila rin ay mag-aklas, para hilingin din nila ang kanilang kalayaan. Kumbaga sinamantala nila habang hindi nakatutok sa kanila yung mga bansang sumakop sa kanila, sila naghangad din sila ng kalayaan. Okay? Nagkaroon ng kasunduan ang Great Britain at Iran para sa kanilang proteksyon. Kapalit nito ang pagkontrol sa ekonomiya, politika at pangmilitar sa bansang Iran. Ito ang naging dahilan upang magalit ang mga pangkat ng nasyonalista sa pamahalaang Iran. Ang kasunduan ay napagilan dahil sa pagpiligsa at pag-aalsa ng mga mamamayan. Sa Versailles, France, dito natalo sa digmaan ang Persa ng Central Powers. Okay? Kaya nagkaroon ng pagpupulong para tapusin na ang digmaan at bigyan ng parusa ang mga natalong kalaban. Kaya nilagdaan ang kasunduang tinawag na Treaty of Versailles. Okay? So nagkaroon ng kasunduan. Ang tawag sa kasunduan na yon ay kasunduan sa Versailles. Ngayon, iyang Versailles na yan ay sa France. Kaya tinawag siyang Versailles. Kasi sa France nga naganap ang pagtitirmahan ng kasunduan. Na ang layunin, nagkaroon ng meeting doon, ay layunin matapos ang digmaan at the same time maparusahan ang mga natalong bansa. Okay? Dahil dito, nanghina ang mga bansa sa Europa at lumakas naman ang United States at Japan. Kaya nagkaroon ng balanse ng kapangyarihan o balance of power. Pagkatapos ng digmaan, tinawag ng mga superpower
o pinakamakapangyariang bansa noong panahon ng digmaan ang United States at Japan. So talaga nga naman, hindi nga naman nakapagtataka grade 7 na habang nagkakagulo sa Europa noong mga panahon na yon, itong bansang Amerika at ang bansang Japan, sila naman yung nagpapalakas ng pwersa. So nanggaling sa digmaan ang karamihan ng mga bansa sa Europa, yun naman ang pagkakataon para ang bansang Amerika at ang bansang Hapon ay lumakas ang kanilang kapangyarihan. Okay? Okay, para sa pagpapatuloy naman, so nagpatatag ng mga kasunduan o mga hakbangin pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga digmaan, dito itinatag ang League of Nations. So bukod tanging ang Japan ang bansa sa Asia na nakasapi rito. Ang United States naman ay hindi sumama dahil umiwas na masangkot sa gulo. So pagkatapos na maganap ang unang digmaang pandaigdig, nagkasundo sila na bumuo ng organisasyon. So tinawag nila yung organisasyon nila na yun na League of Nations o Liga ng mga Bansa. Okay? Ang layunin ng pagkakabuo ng League of Nations ay upang maiwasan na maulit ang digmaang naganap sa unang digmaan. So ang epekto ng unang digmaang pandaigdig ay ang pagpasok ng mga dayuhang kanluranin sa kanlurang Asia na bahagi ng Ottoman Empire o Turkong Muslim na huminang kapangyarihan pagkatapos ng unang digmaan sa Turkiyan. Ang pang-ekonomiyang aspeto ng mga lokal na pamunuan ay hawak pa rin ng mga dayuhan. Ang muling pagbalik ng interes sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig ng mga kanlurenin ay nang matuklasan ang langis kaya lumaki ang kanilang kagustuhan na masakop ito. Napanatili naman ng Saudi Arabia ang kalayaan ito sa ilalim ni Haring Ibn Saud. Hawak ng mga dayuhang kumpanya ang pagmimina ng langis sa kanilang lugar. So pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang ilan sa mga epekto ng digmaan ay yung ekonomiya na apektuhan. No, bagamat pinamunuan pa rin ng mga dayuhan ang mga bansa sa Asia, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon sila ng interes lalo sa mga bansa sa kanlurang Asia ay yung natuklasang langis sa mga bansang yun. So ang nanatiling malaya sa noong mga panahon na yun ay ang bansang Saudi Arabia sa pangunguna na nga dyan ng pamumuno ni Haring Ibn Saud. Sa pamamagitan ng isang deklarasyon ng mga Ingles, nakasaad dito na ang Palestine ay bubuksan sa mga Israelite upang maging tahanan na siyang naging dahilan para magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga Muslim at Jew. So ang Palestine naman, ang Israelite ay doon matatagpuan ang Palestine. Ngayon itong Palestine, gusto rin nila ng kalayaan laban sa mga Israelita o sa Israelite, Israel. Gusto nilang humiwalay sila sa Israel. No. Para magkaroon din naman ng tirahan o tahanan ang mga Israelite. Okay? Kaya yung pangyayaring yun ang naging daan para lalong magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Hudyo. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, ang kilosang nasyonalismo sa India ang naging daan upang magkaisa ang dalawang pangkat na Hindu at Muslim. Nagkaroon ng malawakang protesta at hindi pagsunod sa mga kautosan ng mga dayuhan sa bansang India na nagbigay daan para makamtan ang kalayaan ng bansa. So yung mga Hindu at yung mga Muslim nagkaisa, yun ang naging daan para sila ay maging malaya, yung bansang India yan. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagsimula sa Europa at sa pamamagitan ng United States. Isang kasunduan ng binuo, ang Tehran Conference na nagsasaad na kapwa lilisanin ng Russia at Great Britain ng Iran upang magkaroon ng kalayaan at kasarinlan ang bansang Iran. Ngunit ito ay hindi natuloy, bagkus nagdulot pa ito ng Azerbaijan crisis. Lumabas naman yung Azerbaijan. Itinuring itong unang hindi pagkakaunawaan na dininig ng Konseho ng United Nations.
Ito ang nagbigay daan sa Cold War na pinasasangkutan ng United States at Russia kasama ng mga kaalyadong bansa. Ito yung pinagmulan class ng matagal ng hidwaan sa pagitan ng Amerika at ng bansang Russia. Hanggang ngayon merong hidwaan yung dalawang bansang 'yan eh. Okay? Kasi nga napagkasunduan doon sa Tehran Conference na itong Russia at Great Britain, no, na kasalukuyang na namumuno sa bansang Iran, no, napagkasunduan dito sa conference na itong dalawang bansa sabay na aalis. Ngunit hindi natuloy, lalo pa ngayon nagkagulo. Okay? Isang bansang India na kolonya noon ng England ang naapektuhan matapos ang digmaan. Dahil minsan na rin niyang binigyan ng support ang England sa pagkikipagdigmaan ito. Sa pangunguna ni Gandhi at ang kanyang mga kasamahan ay nagprotesta dahil ayaw nila ng digmaan. Sa pagtatapos ng digmaan, lalong sumidi ang pinaglalaban ng India para sa kalayaan. Ngunit ito ay naging daan upang muling hindi magkaisa ang mga Indian. Di ba nagkasundo na sila nung nabanggit ko nung una? Muli na naman nagkaroon ng hidwaan. Sa kanilang paglaya, nagkaroon ng pagpapangkat, ang pangkat ng Hindu at ang pangkat ng mga Muslim. Ang India para sa mga Hindu at ang Pakistan naman ay para naman sa mga Muslim. So, yung bansang Pakistan at India noong panahon na yun ay isa lang. Ngayon nahati yung malaking bahagi ng India. Kaya umusbong naman yung bansang Pakistan. May tuturing na ang pinakamahalagang pangyayaring naganap sa Asia ay ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil dito, inaasahang makakamit ang kalayaang minimitit ng mga bansa sa timog at kanlurang Asia. Okay, so dumako na tayo para sa ilapat natin. So panuto, lagyan ng check kung tama ang pahayag o X. Kung mali ang pahayag na pahayag tungkol sa epekto ng digmaang pandaigdig, isulat ang sagot sa patlang sa inyong sagutang papel. So, check at X, tama o mali. So, number one, nasyonalismo ang pangunahing tugon ng mga Asyano sa pananakop ng mga kanluranin. Okay? Ano ba yan? Tama o mali? Number two, ang kasunduan Treaty of Versailles ang nagbigay parusa sa mga natalong bansa sa digmaang pandaigdig. Tama o mali? Number 3. Ahimsa o non-violence ang ginamit na paraan ng mga Indiano sa pagkamit ng kanilang kalayaan. Tama o mali? Check o X. Okay, sundin ang panuto ang sinasabi rito. Check o kaya X ang ilalagay, hindi po yung word na tama o mali. Kasi kapag ganyan ang nilagay ninyo, mali yan. Okay? Suriin natin. Iguhit ang mukha ng masaya o happy face kapag ang pangungusap ay totoo at mukha ng malungkot o sad face kapag ang pangungusap ay hindi totoo tungkol sa dalawang digmaang pandaigdig na naganap sa timog at kanlurang Asya. So, happy at sad face naman dito. Ang mga Asyano ay hindi nawalan ng pag-asa na lumaya kahit na ito ay nasakop ng mga makapangyarihang mga kanluraning mananakop. Happy face or sad face? Number 2. Nakabuti ang pagiging agresibo ng mga Hapon para sila ay lumaya. Nasakop ba yung Hapon? Nabanggit ba yung Hapon kanina? Bagamat nabanggit yung Japan kanina, pero nung binanggit kanina yung Japan, sila ay nagpalakas ng pwersa. Happy face or sad face? Number 3. Non-violence ang pinakamagandang ginamit na sandata para makamtan ang kalayaan ng isang bansa sa Asya. Bagamat naging matagumpay ang non-violence sa India, ganun ba talaga ang nangyari sa lahat? Sad face or happy face? So dumako na tayo para sa tayain. Basahin at suriin ang pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Okay, number 1. Saang pwersa na pabilang ang bansang Austria-Hungary sa digmaang pandaigdig? Sa Allied Powers ba? Sa Axis Powers ba? Letter C.
sa Central Powers ba? Letter D. Sa mga Turkong Muslim. Alisin ninyo yung pampagulo. Hindi naman nabanggit yung mga yan. Yung dalawa dyan, hindi naman nabanggit. Okay, number 2. So, ang pwede lang ninyong pagpilian dyan sa number 1 ay A or C. Number 2. Ang mga bansang France, England at Russia ay kabilang sa anong puwersa? Allied Powers, Central Powers, Ottoman Empires, or League of Nations? So, ang C at D, pampagulo. Okay? Number 3. Ano ang kahalagahan ng kasunduan Treaty of Versailles? Letter A. Naging dahilan ito para itatag ang mga komunistang bansa sa silangan. Letter B. Nagpahinto ito sa digmaang pandaigdig at naparusahan ang mga natalong bansa. Letter C. Nagpalakas ito sa kalakalang pandaigdig. Letter D. Nagpalaganap ito ng Kristyanismo sa buong daigdig. Ano ang naging epekto ng Treaty of Versailles? Number 4. Bakit nagkaroon ng Cold War ang United States at Russia? Anong dahilan? 1. Dahil hindi sila magkasundo sa Tehran Conference. 2. Dahil nagdulot ito ng Azerbaijan Crisis sa hindi pagsunod ng kasunduan. 3. Dahil sa pagtutunggalian sa pinakamataas na pwesto sa United Nations Council. 4. Dahil hindi nilisan ng Russia at Great Britain ang Iran upang makapagsarili at hindi maging malaya ito. Clue. Alin dyan sa apat na yan ang pampagulo? Ang hindi nabanggit. Ang pampagulo dyan ay C at D. Mamili kayo sa A at B. Number 5. Ang Treaty of Versailles ang naging dahilan ng paghina ng mga bansa sa Europa noong unang digmaang pandaigdig. Ano ang kahalagahan nito? 1. Dito nagkaroon ng balanse ng kapangyarihan sa mga bansang kasapi ng Allied at Central Powers. 2. Dito nagsimulang maging superpower ang United States of America at Japan. 3. Dito nabuo ang kasunduan para tapusin ang digmaan at bigyan ng parusa ang mga natalong kalaban. 4. Dito na wala ng kakampi ang England. Alin dyan yung pampagulo? Alisin yung pampagulo. Ang pampagulo dyan sa ay A at B. Dumako na tayo sa likhain. Gagawa ng slogan. Sa anong layunin, makagawa ng isang slogan na may kaugnayan sa epekto ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano? Anong gampanin mo ang mga mag-aaral ay magiging isang malikhaing manunulat? Slogan to, ha? Na makagagawa ng slogan na may kaugnayan sa epekto ng mga digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano. Sino mga manunood, mga mag-aaral sa 7th baitang at mga magulang? Anong sitwasyon? Ikaw ay inatasang gumawa ng slogan tungkol sa epekto ng digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng mga bansang Asyano upang malinang ang kanilang mga kaalaman. Anong produkto ng gagawin mo slogan na may mensahe? Huwag kayong lumayo sa ano, ha? Sa mensahe, ha? Epekto ng digmaan sa kasaysayan ng bansang Asyano. Anong pamantayan? Ang iyong output ay bibigyan marka ng iyong guro gamit ang rubric sa ibaba. So, ang rubric ay nasa akin. Mga paraan sa paggawa ng slogan. Bumuo ng isang slogan na may kaugnayan sa paksa. Slogan na may temang kapayapaan. May magandang mensahe at magkasintunog ang mga salita. Ipasa sa guro upang mabigyan ng marka o ipost sa group chat, sa group page. Ipakita ito sa class messenger at sa inyong GC para makita ng magulang. O makikita naman yan na mga kapwa ninyo kamag-aral sa group page natin. O dapat daw magkasintunog. Halimbawa, ano ba ang halimbawa ng slogan? Wag lalayo sa kapayapaan, ha? Ang halimbawa ay ang pagmamahal ay mahalaga. O, ang pagmamahal at unawaan ay mahalaga tungo sa pagunlad ng bawat bansa. Diba? O kaya naman, give peace, not war. Example lang yan, pwedeng English. Basta may kinalaman sa kapayapaan. Okay?
So that's all for this week. Yun lamang po grade 7. Maraming salamat.